Hello, dalawa ba tayo? Isang question lang. Dalawa. Siguro nang, unahin ko muna si Direk Ma. Direk Ma, bakit parang si Ricky Lee na lang yata, ano? Writer mo? Parang juicy ka na ngayon? Oo. Any special reason about him? Alam namin national artist. Oo. Dalawang dahilan. Napakahusay niyang manunulat. Ikalawang dahilan, magkasundo kami dahil matali kami magkaibigan. Teacher ko si Ricky sa UP 42 years ago. So, yun ang dahilan, magkasundo kami. At marami pa kaming nasa pipeline. The truth is, meron akong isushoot in 2 weeks. Script naming dalawa, we co-wrote it. Hindi naman laging si Ricky. Siguro in the last 10 films ko, siyang kay Ricky yung isa ko nagsulat. So it's either si Ricky o Robin. Grabe nun. Siyang si Ricky, tapos si Linus Gold ako nagsulat. Okay. Kulang na isa. Baka maging national artist ka rin, Trick. Mabilis kami magtrabaho, Ricky. Okay. Ang ginagawa namin, once a year, pupunta kami sa hometown niya, sa Daet, Camarines Norte. Hmm. Tapos 1 week kami doon, yung 2 days naka-dedicate sa pag-brainstorm. Pag-uwi namin ng Maynila, meron kaming 7 or 8 concepts. Yun yung pinipitch namin 2 at a time sa Viva. Ang isang gabi, na-pitch namin ito 2 years ago. Okay. Kasabay pa ito ng silip sa apoy eh. So matagal ng material ito. Kaya lang, tama si Colleen. We pitch this para sa Viva Max. Nung narinig ni Boss Vic ang kwento, sabi niya, hindi ito pang Viva Max, pang cinema release to, mag-antay tayo ng tiyempo. Gagawin natin para sa sinehan. Ayan, may matagal lang yung kaibigan ko rito. Sino na original stars ko sa Viva Max? Sino ang original stars? Ay, wala pa. Nung pinitch ko ito, wala pang artista, hindi na pag-usapan. Ang sabi lang ni Boss Vic, sige, i-delay natin ito, gagawin natin sa para sa cinema release. So matagal na itong material na to until late last year when I was told that it was being offered to Colleen and Diego. Si Jojo ng gabinete kasi. Nalilito ko siya. Tinawag si Mamaya na ng Joy. Ito lang, tanong ko lang si Diego and Colleen, how do you feel ang ginawa niyong pelikula, isang produkto ng isang national artist? Making it. How do you feel? Of course, honored. Napaka-honored ako. And to find out pala that like Mac, I know kasi Sir Ricky's worked with my dad several times. But the first time ko makasama si Direk Mac, and he's also worked with my dad several times. 80s pa lang, diba Direk? 80s pa lang, hindi pa 90s. So, honored na sabi ko, wow, and now I get to work with you then. So parang the next generation then. So, I'm very honored. It's, sana hindi lang ito yung last. Sana hindi, masundan pa to. Yan po. Good. Yes, Colleen. Ako naman po, same naman po, I felt very honored, but at the same time, medyo pressured. Kasi syempre, naman, ang dami na nilang nagawang pelikula na napakaganda, marami na silang nakatrabaho, artistang mahusay. So, syempre, tinatanong ko din sa sarili ko kung kaya ko to meet their expectations sa pelikula nito. I think ako lang talaga yun, nagpa-pressure lang talaga ako sa start. So, but it's a good kind of pressure kasi syempre gusto ko namang magawa ng tama and mabigay ng justice kasi maganda yung script, maganda yung pagkasulat ni Sir Ricky and sana lang kasi mahilig din ako magsulat ever since bata pa ako. So alam ko din yung feeling na, at saka magbasa, so alam ko yung feeling din na kung may nakikita kang kwento in your head tapos yung kinalabasan parang hindi siya nag-meet doon sa expectations mo. So, ang sa akin lang, sana yung kung ano yung vision nila para sa project, sana yun yung mabigay namin. Sana yun yung nagawa namin. Pwede ko sagutin yun. Okay. Yes, okay. Pag
pagtapos ko i-edit yung pelikula, so nag-picture lock na yung pelikula, pinapanood ko kay Ricky. Ang sabi ni Ricky, Ma, sulit na nag-antay tayo kasi ang feeling niya, si na Diego at si Colleen, perfect casting. So tuwan-tuwa si Ricky nung nakita niya yung performances ng dalawa. Ang feeling niya, perfect si Colleen as the female lead at si Diego bilang male lead. Mahirap gawin yung pelikula eh. Magalingan sila. Naiintindihan ko kung bakit sila umatras nung una eh. Hindi lang dahil sa mga sexy scenes eh. Kasi maraming sexy scenes, tsaka half of the film, dahil nasa loob, half of the film, sasabihin ko, half of the film, yes. Halos panting para lang si... Ah, grabe naman si Colleen. Si Colleen, tapos nakabring lang, half of the film. Si Diego din ah, hindi lang si Colleen, si Diego din ah. Pinakita din si Diego sa tapos, yung pelikula nagsimula sa... Hello, hi, what's your name? Papunta dun sa pinakasukdulan, all in 90 minutes. The film happens in 12 hours. Okay. Mula sa oras na nagkilala sila sa bar hanggang sa Bukanliwayway. So, in 12 hours, natakil yung buhay nila the last 5 years. So, ang daming mahirap talaga, mahirap. Mahirap tsaka nakakapagod. Kaya lang ang swerte ko kasi si Colleen tsaka si Diego laging handa. They come very prepared and they're... Magaling sila dyan, Rick. Oo, at tsaka sabi ko nga kay Colleen eh, Colleen, relax. Lagi ko sinasabi sa kanya to. Kasi ako naniniwala ako na lahat ng preparation nangyayari before the shoot. Dapat pagdating sa shooting, relax ka na. Hayaan mo nang let the preparation take over once I finish the rehearsal. Si Colleen hindi, nagme-makeup pa lang. Direk, so anong gagawin natin ngayon? Anong gusto niyong gawin ko dito? At what point ako dapat? Ang dami niyang tanong. Relax. Relax ka lang. Hindi ko siya sinasagot. Relax ka lang. Mamaya na natin ito. They're so eager to work. Binuhay mo yung Manila. Bakit Manila? Yung background. Bakit Manila? Nung napanood ni Ricky yung pelikula, sabi niya sa akin, bakit tatlo ang bida mo? Si Colleen, si Diego, and the city of Manila. It's my own. I love the city of Manila. Thank you, Direk. The structure, the architecture, the landscape. Mula nung 80s, lagi na akong pupunta na Manila. Ibang energy ng Manila kumpara sa ibang mga syudad sa Metro Manila. So, I am from Manila. Oo, yeah. Ang ganda ng Manila. Lalo na yung area ng Jones Bridge, tsaka Escolta, tsaka Chinatown. Yes. Tapos papunta sa Malate at Mabini. Noong 80s, tandaan mo, okay. June, noong 80s, ibang energy ng Manila. Okay na ba ako? Hindi pa. Yes, so, of course. College ako noon eh. Ibang iba. So, sabi nga ni Ricky, nung kinunan mo ang Manila, bakit buo-buo ang puso mo? No? O gusto ko ng Manila. Yung architecture ng Manila, ang ganda-ganda. So yun, kaya Manila siya. Pag napanood niyo yung pelikula, ay nakita niyo naman yung trailer, may clip. Yes, yes. Ang ganda. We shot Manila the way I feel about Manila. Very close sa puso ko ang city of Manila. Kahit never akong tumira doon at hindi ako nag-aral sa Manila. QC baby ako eh. Last na lang bonus ha. Diego, pinatatanong kasi ito eh. Yung role mo doon nagtatago, di ba? Sorry? Nagtatago. Yung role mo? Yes po. Nagtatago, hiding ka, di ba? Hiding, nagtatago. Hindi, not necessarily nagtatago, pero kahit medyo. Hindi mo mahirap magtago? Hindi mahirap magtago? Nang? Yun, nung kami nagtatago ka, para hindi ka makita ng mga tao. Tricky ba? Di naman, grababi ko. You're putting words into my mouth. No, hindi ko maintindihan pa yung nagtatago eh. Sorry. Yung hiding, mahirap ba? Well, role mo. We were in public eh. As you saw, naglalakad kami sa Manila eh. So, nagtatago ko, pero hindi, not necessarily. It wasn't, hindi naman. Oh, ako mismo gustong sumuko po eh. Dun sa pelikula. Yun. Okay, yung Kiko. Thank you. Good luck and congratulations, Direk Ma. Thank you. Diego and Kuli. Thank you. Nice trip.
trailer. Thank you, Dawa.